Opo, but Senator Nudge, also like to ask lang din kasi sinabi ng ICC, ni-refute nila ito, yung nilabas mong document. Sinasabi nila na crucial dun sa investigation yung hindi dapat malaman ng mga tao kung anong nilalaman o ano na ang takbo. Bakit pa rin po ninyo inilabas yung mga pangalang ito even if sila nga mismo yung nakalagay sa ICC document or not? Ganito po yun, ano? Yun po yung standard response ng ICC na parang we will neither confirm nor deny yung authenticity nito ng document. And by the way, kinonfirm na po yan, ano, ni Solgen, Solicitor General, kanina yung authenticity ng document. Sinabi niya na nakuha namin, natanggap ng Pilipinas na forward na nila sa Malacanang yung dokumento. So, wala akong nagsasabing peke yung dokumento. Ngayon, kung bakit po nilabas, eto yan, no? Huwag natin ina-assume na I was not authorized to release that kasi ni-redact na ako, no? Redacted copy yan. Okay. Kumbaga, nilabas yan for a reason. Mm. Ako, personally, I wouldn't have done that, but yun po, eh, no? Yun po yung napag-usapan, kaya nailabas po yan. Okay. Pero siguro, mga kadahilanan dyan, unang-una, para yung ICC case, ma-revive pa rin sa national discourse para napapaliwanag po ninyo ng mainstream media, sa social media, kung ano ba ito. Para saan ba ito? Para yung mga kababayan natin na hindi pa alam yan, malaman nila. In case lumabas yung ICC warrant later on, hindi magugulat sila kung ba't hinuhuli itong sila Duterte. No? Mm-hmm. So, that's one. Pangalawa is para magkaroon ng chilling effect dito sa mga tiwaling mga pulis na hindi pwedeng wala kayong accountability. Mm-hmm. Hindi ko mo chief PNP ka, sumunod ka sa presidente, alam mo dapat yung tama at mali. Mm-hmm. Opo. O ngayon, binasampo lang kayo ngayon. Palagay ko, wala nang uulit dyan. After this, wala nang uulit. Mm-hmm. Kasi pong may magbibigay na presidente ng illegal order, tapos susundin ng general, hindi pwede. Sabihin, teka muna, madadawit kami dyan. Opo. But... So, ilan po yan sa mga reasons kung bakit kailangan ilabas ito. Mm-mm. Pero hindi ka po ba worried, sir? Kasi uso na po ngayon yung biglang nawawala at hindi na matatagpuan ng ilang buwan, di ba? Napakatagal na panahon na baka pag nilabas mo ang mga pangalang ito, magtago na rin yung mga said names. Alam niyo po, ginagawa ko to nung sila pa nga nakapwesto eh. Buong makinarya ng gobyerno, hawak nila. Kung panahon po na yun, tinitindigan natin sila. Opo. Ngayon pa, nawala na po sila sa pwesto. Sabi ko, hindi naman po tayo nagkokompiyansa, pero talagang kailangan po gawin. Okay, Senator Sani, let's say if you can, if you're at liberty to answer this, were you actually given an advance copy nitong news about itong limang akusado ng ICC? Let's just say that I am privy to these types of information. Mm-hmm. Ngayon, nalaman natin yan early on, pero hindi naman ako authorized then to release it. Pero nung napag-usapan na kailangan i-release ito for the reasons that I stated, edi nilabas po natin. Okay. Pero redacted yung copy. Okay, so when you say redacted po, Senator Sani, does it mean na mayroon pang ibang mga pangalan doon na hindi ninyo at hindi rin inilabas ng Solgen? Hindi naman po. Wala nang yung ibang mga redacted portions, I think yun yung mga contact details ng mga personalities dun sa ICC. Okay. Hindi naman sila na
Alright. Meron po bang pattern dito sa pagre-release na ito ng mga names of so-called suspects? Ano? Meron po bang pattern in the sense na ang binabanggit ngayon ay yung mga tao na may potential highest degree of culpability? Opo. Ganun na nga po yung nangyari. So, una nga si Duterte, di ba? Siya kasi talaga yung nagbigay ng pulisiya. Mm-hmm. Tapos, itong mga limang PNP officials na to, sila naman yung nag-execute. Yeah. So, kumbaga, principal by indispensable cooperation po sila or right. Indispensable participation. Kasi kung hindi sila gumalaw, mm-mm, hindi pa rin mangyayari yung pulisiya. So, yun po yan. Yeah. Meron din pong nangyayaring very crucial na pagdinig sa kamera ngayong mga araw na ito at naging resource person nga si former Senator Laila De Lima also. And ang hindi talaga malaman, ilan ba talaga yung mga namatay dahil sa war on drugs? Ang tagal-tagal na pong pinag-uusapan ito, pero hanggang ngayon hindi pa rin ma-pinpoint. As far as you and your sources are concerned, ilan po ba talaga, more or less, yung mga namatay ng EJK, war on drugs, etc.? Ito po, yung documented po, documented ito, no? By, ano to, government documents po ito, and hindi ito dinidispute. Mm-hmm. 20,000. Okay. Ito po ay isinaad nila sa kanilang accomplishment report. Would you believe na sa sobrang kumpiyansa nitong Duterte administration, inano pa nila, sinama nila sa accomplishment nila yung mga pinatay, mm-hmm, no, na 20,000. So, this was the end of 2017. Mm-hmm. So, may mga namatay pa after that. Mm-hmm. Now, ang estimate, ako personally, estimate ko would be at least 35,000. Wow. Mm-hmm. No? Oo. Pero yung iba, like the media, ang hinahawakan lang nila yung namatay sa, mm-hmm, police operations, yung 6,000. Mm-hmm. Documented din po yon. Mm-hmm. Pero ito yung mga nanlaban. Mm-hmm. Pero wala yung homicides under investigation. Ito yung, mm-hmm, mga bumulagta na lang sa kalye, pinapatay ng mga tao nila. Oo. Ng mga riding in tandem, lahat-lahat. Yun yung malaki, no? Mm-hmm. Pero ang definitely ang documented based dun sa accomplishment report ng Duterte administration na pinublish nila by December of 2017 is 20,000. Mm-hmm. Yun po. Mm-hmm. Yun ang ano dyan, kabuuan. Which is way over the usual 6. Pero kung talaga i-research ko ito, imbestigahan lahat ng mga namatay via gunshot wound, ano, mm-hmm, na hindi nangyari sa mga conflict zones, ano, mga, mm-hmm, war-torn areas, that could be classified as part nung EJ case. Mm-hmm. Opo, last na lang, Senator, before we let you go, no, ang Soljan po nagsalita. Sinabi niya humihingi ang prosecutor ng ICC na ng chance ma-interview itong limang pangalan na ating nabanggit kanina para maihain, maipresenta sa ICC yung pre-trial, sa pre-trial chamber at makapag-decide kung maglalabas ng warrant of arrest. But the government is always saying hindi sila magpa-participate. How will we go about this? Pero ang na-miss niya dun sa sinabi niya is while hindi sila magpa-participate, hindi sila mag-assist, mm-hmm, pero hindi rin sila hahadlang. Opo, hindi rin daw po, okay, pipigilan ng prosecutor. Yes. Okay. Ganito po yan. Itong yung basically yung binigay na dokumento, summons yun. Parang merong habla sa'yo. Oo. Inibigyan ka ng opportunity mag-file ng counter-affidavit. Mm-hmm. Kaya kung hindi ka mag-cooperate, kung hindi ka mag-file, edi yung ebidensyang hawak nila, yun na lang yung gagawing basihan kasi binigyan ka na ng due process. Mm-hmm. Binigyan ka, okay, ng chansang sumagot sa, mm-hmm, mga akusasyon laban sa iyo. Yun lang po yun. Mm-hmm. Whether, akala, ang interpretation kasi ni Soljan, parang since hindi mag-appreciate, therefore hindi andar yung kaso, hindi po ganun. Mm-hmm.
binigyan na sila ng tsansa. Ngayon, kung uupuan nyo yan, hindi nyo aksyonan. At that is going to be detrimental to your interest. Okay. And by the way, itong si Soljen Guevara, dating abogado ni, ano yan ha, ni Duterte, dating Secretary of Justice niyan, it's the same person who said, walang hahantungan itong mga final namin na communication sa ICC, wala raw basis, walang ebidensya, walang jurisdiction. But here he is now. Ito na ngayon, nag-about face na. So yun lang po, for proper context. One last and quick question. Apo. So ano ba talaga yung basa ninyo? Dahil ang sinasabi pa ulit-ulit ni PBBM, we will not allow ICC to investigate here in the Philippines, etc. Iba naman ngayon yung sinasabi ni Soljen. Yes. Opo, na parang mas ano, mas open ngayon ang gobyerno, bagamat hindi naman with open arms hindi sila pipigilan. Which is which po? Parang those are two opposing ano, no? Wala pong sinabi si President Marcos na hindi niya papayagan mag-investigate. In fact, late last year, sinabi niya, they're free to come in. Pero hindi magko-cooperate yung government agencies. Mm-hmm. Ganun lang. Sinabi niya yon na pwede kayo mag-investigate on your own, pero hindi kami mag-assist. Mm-hmm. Walang conflict. And I think, ano yan, pagka ito, no, hypothetically, pag lumabas na ho yung warrant, opo, at nagkaroon ng widespread clamor domestically, yung media, yung church, civil society, sa social media, or international community, I believe magiging sensitive si President Marcos. He will do what he needs to do. Malapogo, gano'n. Last na lang po, very quick. Can they deny answering the summons as private individuals? Yun nga po, no? Pag sinabi nilang, pagka, ito, sinabihan na kayo, kumbaga mag-file kayo ng counter affidavit para i-dispute nyo yung mga allegations sa inyo. Pagka hindi nyo ginawa yan, ibig sabihin nun, gugulong yung kaso na wala ngayon yung side mo. Mm-hmm. Eh, delikado ka, kasama ka ngayon sa warrant. Mm-hmm. Sa parang kang hindi nag-submit ng counter affidavit mo. Mm-hmm. Yun po yun. Yun ang implication. Okay, Senator Sani, maraming salamat po and thank you for your time para maklaro lahat itong mga... Ma-explain sa amin ito, Senator. Medyo very complicated siya. Thank you very much po, Senator Sani. Opo, salamat din po sa inyo. Thank you, Pat. Until next time, Senator Sonny Trillanes, ating nakasama sa programang Balita Patan. Oras. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.